Ipapaliwanag niya na yung obstruction of justice at saka yung contempt of court. Ito, maganda to. Kasi galing mismo sa batas yung kanyang pinapakita. Pero yun yung truth sa kanya. Diba? So, tingin ko, may responsibility ka rin na ikaw ang tinawagan na masabi kung ano yung nais niya sabihin. Now, without naman violating the law. Okay. So, number one, ano yung obstruction of justice? So, una-unahin natin. Preventing witnesses from testifying in any criminal proceeding or from reporting the commission of any offense. Wala naman siya, hindi naman niya pinaprevent si Bantag mag-testify. Or anybody against Bantag, General Bantag na mag-testify. Di ba? So, scratch na yun. Oh, so, yun yung unang gustong isampa ni Kausing. Si Kausing ang unang pumiyok dyan. Sabi ni Kausing na na-disbar obstruction of justice. Medyo hindi tayo masyadong nag-focus sa kanya kasi na-disbar nga yun. Ibig sabihin, palpak yung tao na yun. So gusto niya magsampa ng obstruction of justice. So ito nga, pinapakita nga ano yung saklaw ng obstruction of justice. Oh, this again, according to the Constitution. Number two, altering, destroying, suppressing, or concealing any paper, record, document, or object with intent to impair its verity, authenticity, legibility, availability, or admissibility as evidence in an investigation or official proceedings in criminal cases. Wala naman siyang dinistroy na document, so scratch na naman yun. Okay. Diba? Pangatlo, harboring. Ito, tingnan natin kung mapasok siya dito. Harboring or concealing or facilitating the escape of any person he knows or has reasonable ground to believe or suspect has committed any offense under existing penal laws, partner. Hindi naman niya hinahide. Sabi ko nga kagabi, hindi ko naman yan pinagtago sa bahay ko. Hindi ko naman siya binigyan ng pera para makatakas siya. Hindi ko naman pinagamit yung sasakyan ko para makatakas siya. Hindi ko naman siya pinasakay sa eroplano ko. Hindi ko naman pinahiram yung motor ko sa kanya para makatakas siya. Hindi ko naman siya pinakain dito sa bahay ko. Oh, so harboring and or concealing. Eh, hindi ko naman talaga alam personally kung nasan siya. Nag-usap-usap kami. Ako nandito sa aking studio. Si Banatbay nasa studio niya. Si Och Oli nasa studio niya. Si Bantag nasa ewan ko. Kung baka nasa Mars, nasa Moon. Hindi ko alam dahil nasa loob siya ng sasakyan. Oh, so nasaan nga naman doon yung harboring, concealing, or facilitating the escape sa ginawa namin? Oh, itanong niyo yan sa karambola. Di ba? Hindi naman niya hinahide. Hindi niya tinatago. Di ba? Or hindi naman siya tumulong para tumakas. Di ba? Pero yan yung binabasa mo, partner. Sa anong batas yan? Obstruction of justice, obstruction partner. Obstruction of justice. Presidential Decree No. 1829. Oo. Diba? Pero yung binabanggit mo kanina ng batas para sa mga miyembro ng media, sa mga journalist, partner, na may ganun kami, tayong karapatan. Yun ba ay sakop rin ng mga vlogger? Actually, partner, mukha nung ginawa ito, 2018, hindi wala pa ganun kasikat ang vlogging. Diba? So, sabi ko nga, kung yung bata... Ako, delikado tayo dito. Delikado tayo dito kasi dahil nga ang sinasabi, ayon sa batas, itong batas na ito ay outdated na. Bakit? Kasi ginawa ito, wala pang mga vlogger. Favorable sa accused at may similar sila situation, pwedeng gamitin ito. Diba? Kasi hindi mo makukumpel. Unless, hindi ko alam kung ipapakumpel din siya ng court to reveal. Pero partner sa akin, unang-una, obligation to ng PNP. NBI, PNP. Exactly. Yung pong pag-aresto kay Bantag ay obligasyon hindi natin. Paano kung isi-citizens arrest natin si Bantag, may baril siya, tayo wala. Eh bakit naman nila? Hindi mahanap. Yung mga vlogger eh. Alam. Hindi partner, baka naman yung vlogger ang kinontak. Kinontak nila. Halimbawa, tayo kinontak dito, mag-zoom siya, ba't hindi natin iaalaw, partner? Pero it doesn't mean na alam ko yung whereabouts niya. Diba? At kung alam ko man yung whereabouts niya, ako bilang pinagkatiwalaan niya, i-reveal ko ba yun?
Pero may epekto ba yun? Saan? Sa kasalukuyang kasong kinakaharap ni Bantak sa ginawang interview. Wala. Oo. Hindi naman ma- kasi okay. Kasi ko, interference, ano pa ba yung ibig sabihin pag, okay, sinampahan ka ng ano to, ano ba yung paglabag doon na ginawa ito mo? Ito nga, kung nag-interview ka, ano ba yung pambabastos na ginawa mo sa... Korte. Sa korte. Mm-mm. Diba? Disobedience. Diba yan ang sinabing contempt of court? Paano naman magkakaroon ng disobedience, partner? Oo. Wala namang order yung court na huwag ka mag-interview. Mm-hmm. Kung may order. Mm-hmm. Na huwag ito. Yan yung sabi ni Barat Bay, na kung may gag order ang korte na bawal interviewin to, eh, tas in-interview mo, pwede kang kasuhan ng indirect contempt. Kasi nga, hindi ka pa pwedeng kasuhan ng direct contempt dahil hindi ka naman akusado at hindi ka naman yung inaakusahan. So, sabi nga doon, this applies to all parties. All parties meaning yung affirmative at saka yung ano, yung hindi affirmative. Ganun yun. No? So, ngayon, ang problema, magkakaroon lang po ng mga gag orders kapag nagsimula na yung kaso. Kailan po magsisimula yung kaso? Kapag po yung inaakusahan humarap na sa husgado. Humarap na po ba? Hindi pa kasi... Hindi pa nila nahuhuli. So, nagsimula na ba yung kaso? Hindi pa. Kasi nga, wala pa yung akusado. Ang problema, sabi ni Bright Naria, baka merong OGAG order. Grabe ka naman. Ganyan. Kahama ka naman, Bright Naria eh. Oh. OGAG order, nobody can conduct an interview. Mm-hmm. Na ba? Yeah. Eh, wala. So, anong batas? Ano ang na-violate niya? No. Wala pa. Hindi siya defiant. Mm-hmm. Diba? Okay. So, in other words, diba? Wala siya mapapakita na itinago niya kasi Zoom lang eh. Mm-hmm. Zoom lang pala. Oh, another partner para mag-obstruction of justice ka. Publicly using a fictitious name for the purpose of concealing a crime. Hindi rin naman. Mm-hmm. Delaying the prosecution of criminal cases by obstructing the service of process or court orders. Mm-hmm. Hindi rin naman. Okay. Bakit? Kasi hindi nyo pa na-aresto, kaya hindi pa umaandar. Hindi naman kasalanan ng vlogger. Mm-hmm. Mm-hmm. Or making, presenting, or using any record, document, paper, or object with knowledge of its falsity. Mm-hmm. And with intent to affect the course or outcome of the investigation. Hindi mm-hmm. rin. Ayun, sinabi dito ni Jean Corpus, ang na-violate namin dito, yung ego, machismo, at pride ni Boying Rimulya, yun yung nasa gasaan dito. Mm-mm. Soliciting, accepting, or agreeing to accept the any benefit in consideration of abstaining from discounting or impeding the prosecution. Oh! Mm-mm. Di naman siya binayaran, di naman siya nag-solicit para mapahinto yung pag-iimbestiga ng korte, di ba? Threatening directly or indirectly another with the infliction of any wrong upon a person, honor or property, or that of any immediate member of members in order to prevent such person from appearing Mm-mm. in the investigation. Di rin eh. Uh-oh. Giving of false or fabricated information to mislead or prevent the law enforcement agencies from apprehending the offender. Oh, ayan, partner. Mm-hmm. Ito, maganda tong tanong ni Master Pogi. Oo, sige. Okay, so, good. Nakikita mo doon sa ginawa, doon mismo, partner, ha, sa pag-iimbita. Okay? Kung ang ito bang si Bantag mismo ang nakipag-coordinate. Pwede. Okay, kasi alam niya, itong vlogger na to, maraming followers. Pwede. Okay. Hindi again sa kanya. At hindi again sa kanya, okay? Kaya dun siya part na nakipag-contact para maipahayag. So, matotal, may tiwala. O, sabihin na lang natin, let's put it that way. Si Bantag, mas nagtiwala sa amin kaysa kay Cesdrilon, kay Karen Davila. O, sabihin na natin ganun. Ayak naman, di ba? Yung kanyang side, yung panig niya. Or, may contact pa rin yung vlogger at alam niya. Okay, whereabouts. Whereabouts. Plus, papatog yung kanyang content. And of course, dahil kaibigan niya, mabibigyan din niya ng pagkakataon para may explain. Diba? Okay. Doon sa nakikita,
base sa sinasabi mo, partner, wala ka namang nakikitang paglabag doon. Doon sa pag-interview itself. Wala. But yung mismong interview. Kung anong laman? Kung anong laman. Content? Yung content. Okay. Wala ba silang partner paglabag sa... partner, well, depende kung libelous ba. Mm-mm. Undermining the power of DOJ na tipong nakaka-insulto. Mm. Napanood niyo yung di ba? Lahat ng mga sinabi, libantag doon, pwedeng libelous. Kasi marami siyang mga akusasyon doon. Pinagmumura niya. So pwede, pwede yun. Pasok, okay yun ha. Mm-hmm. Pwede. Ibang case. Okay. Pero hindi niya kakasuhan. Si vlogger. Oh. Sakit.